Sa mga eskwela katulad ng Iron Farm na kasalalay ang kinabukasan ng agrikultura. Alamin natin kung paano ito ang Agree Ako Dyan. Darwin Managua ay isang dating accountant na nagtrabaho pa sa Middle East. Sa pagbabalik niya sa Pilipinas sa kalagitnaan ng COVID pandemic, itinayo niya ang Iron Farm. Sir Darwin, nandito tayo sa inyong farm na tinatawag niyong Iron Farm. Yes. Saan po galing yung pangalan na Iron Farm? Miss Amy, actually ang Iron Farm ay nanggaling sa Iron Man kasi hindi po yung Iron Man na napapanood natin sa movie. Bali hindi niyo po naitatanong, isa po akong endurance athlete. Mahilig po akong sumali sa mga Iron Man na triathlon. Bali ang gagawin po doon, unang-una maglalangoy ka muna ng almost 4 kilometers. And then, pagkatapos nun, magbabike ka ng 180 kilometers. And pagkatapos naman nun, tatakbo ka ng marathon. So, nasa 42 kilometers po yun. So, bali, gagawin mo po yun sa isang setting. So, usually, inaabot kami niya ng, kung medyo mabilis ka, kung professional ka ng mga 8 hours. Pero pag average, nasa mga 12 to 14 hours. So, from, from dusk till dawn, ang ano yan. So, yun po yung nahiligan kong sports nung nasa abroad pa ako. So, sabi ko, nung nag-iisip na ako mag for good, sabi ko, why not gawin kong Iron Farm, yung farm na gagawin ko. Galing nga doon po sa passion ko talaga rin, yung endurance sports na yun. Kaya po, naging siyang Iron Farm. Parang kasi sa pagpo-farming, kailangan mo rin talaga ng endurance. Opo, totoo po yun. Endurance, perseverance. Correct po. So, yan. So, kailan po kayo nagsimula? Kailan natin tinatag o tinayo itong Iron Farm? Okay, so nung 2020 po, nag-usap po kami ng wife ko na sabi ko parang 8 years is enough na para sa pag-abroad. So, sabi ko gusto ko nang mag-for good. Pero naisip ko naman, sabi ko kung mag-for good ako, ayoko na nang nasa corporate venue, no. So, medyo na siguro ako masyado nang enough na yung time ko para sa corporate. So, sabi ko magpa-farm ako. Magpa-farm na kami. So, naisip ko, sabi ko what if kung Bicol, kasi Bicolano po ako, from Albay. Pero sabi naman ni wife, ni Ann, hindi, doon na lang tayo sa Bataan kasi malapit sa Manila, sa house nila, sa school ng mga bata, tsaka sa office niya. Tsaka hindi po masyadong bagyuhin. So maganda yung climate dito. So sabi ko, ayun nga. So kaya nag-start po kami dito na nag-farm. So doon po, noong 2020, mid ng 2020, nag-decide, actually pandemic na po yun eh. So yun, nag-decide na rin po akong mag-for good. So dito ko po inumpisahan. Sa tulong ng mga relatives ko, inumpisahan namin yung paggawa na ng mga kung anong nakikita nyo rito ngayon sa farm. Matapos magtrabaho sa corporate world, nagpa siya si Darwin na pagbigyan ng kanyang hilig, ang pagtatanim. Sir, OFW ka, tapos naisip mong mag-farm. Saan nanggaling yung idea na gusto kong mag-farm? Siguro po, kasi actually passion ko siguro talaga eh. Kasi naalala ko noon, nung high school pa ako, ang hilig kong mag-tanim-tanim sa backyard namin. Tapos naalala ko rin, nung nasa abroad ako noon, imagine, Middle East. So nasa Qatar po ako noon. So napakainit. At napakainit talaga. Uh-oh. Pero ang ginagawa ko po noon, bumibili ako ng mga paso. Tapos nagtatanim po ako noon ng mga kung ano-ano, kamote, kangkong. So talagang passion ko rin po talaga siguro. Kaya yun, talagang nag-venture ako. Hindi nyo po na itatanong, isa po akong certified public accountant, pero ang layo. Pero lagi ko pong sinasabi pag may mga talk kami, na talagang, sabi ko, CPA is my profession, but farming is my passion. Bagamat isang magbubukid na si Darwin, malaking tulong din ang kanyang dating trabaho sa pagpapatakbo ng kanyang farm.
So CPA ka or nagbibilang at nagko-compute. Pero dito sa farm, kailangan din naman yan. Kailangan kasi po. Yung iba, na ikikita lang nila yung farming as a hobby. Pero sa totoo lang, farming po is a business. Correct. Okay. So yung background mo as CPA is malaking nagagamit factor yan. Po. Opo, para dito, hindi lang sa pag-cultivate ng lupa, kundi paggawa ng plano para yes, sa... may negosyo kasi ito eh. Yun yung nakakalimutan natin. Minsan gusto ko lang talaga magtanim. Totoo. Pero kailangan din po natin kumita ng pera. Totoo po. So, nung nag-uumpisa po kami, kailangan kong gumawa ng business plan. So, siguro sa background ko rin, hindi na mahirap sa akin gumawa ng mga business plan na yan. At pag may mga interventions din si government na kailangan din ng mga plans, 5-year development plan, mga ganun. So, kumbaga, hindi na sa akin bago. So, siguro yun din yung advantage na pagiging isang accountant na yun yung naging linya ko dati. Maraming hamon ang hinarap ni Darwin sa pagtatayo niya ng kanyang farm. Sa ngayon ba, Sir Darwin, madali bang magtayo ng farm dito sa bansa natin? Ayan, ibinuo ko na ha. Well, to be honest po, medyo mahirap kasi maraming factors eh. Well, bukod sa syempre kailangan mo ng kapital, kailangan mo ng medyo malaking investment, depende sa plano mo. So, pero siguro kung talagang nandiyan yung pagtsatsaga mo, nandiyan yung passion mo, at syempre nandoon na rin yung parang kagustuhan mong makatulong ba sa agrikultura sa Pilipinas, ay sa tingin ko naman kahit mahirap, ay nakakaraos naman, napapadali naman yung mga yan. Sir, bakit mo gustong tulungan yung agrikultura ng ating bansa? Istorya.